Hello guys, welcome back to my channel AgriCrops Doc. This is Lenz Castro. For today's video, we're going to discuss about the factors affecting herbicide performance. But before that, if you are new here, please do subscribe to my channel guys and then pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. So ano ba ang mga bagay o mga factors na nakakaapekto sa herbicide performance? So aside from being resistant to herbicide, mayroon pang ibang mga bagay o mga salik na dapat nating isaalang-alang kung bakit minsan hirap tayong patayin o kontrolin ang mga pesteng damo sa ating mga taniman. Unang-una po dyan ang stress weeds. Ang damo na nakakaranas ng stress ay mas mahirap patayin o kontrolin kaysa sa mga damo na healthy and actively growing. Ang mga additives gaya ng ammonium sulfate, wetters, and oils ay nakakatulong sa pagkontrol ng stress weeds. Ngunit ito ay mga 10 to 20% lang dahil ang mga performance enhancement ay specific lamang sa ibang mga herbicide or formulations. So dapat lagi nating i-check ang label. Ang mga damo ay nai-stress din pero hindi natin ito kinakikitaan ng mga sinyales or visual signs. Ang pagka-stress ng damo ay maaaring dulot ng kakulangan sa moisture. Halimbawa, kung nasa tuyong kondisyon o sa panahon ng tagtuyod. So, kapag wala moisture, nai-stress po yung damo. Kakulangan sa oxygen, sanhin ang water lagging o sobrang pagkababad nito sa tubig. Minsan naman, sa sobrang taas ng temperatura. Kapag gabi, sobrang lamig. Pagtag-araw naman o sa araw naman, sobrang init. Minsan, ang damo na i-stress din dahil sa mga insekto o sa mga pesteng insekto gaya ng aphids. Yan, na i-stress din po ang mga damo. Dahil sa mga residues ng mga previous herbicides na ginamit natin. O pwede rin namang mechanical damage during our land cultivation or pag-aararo. Ang moisture stress sanhi ng mahabang panahon ng tagtuyot ay ang isa sa mga common or karaniwang mga dahilan ng pagkakaroon ng stress ng damo. Kapag ang damo ay nakakaranas ng stress dahil sa kakulangan ng moisture, ang translocation or ang movement ng herbicide patungo sa ibang parte ng katawan ng damo ay bumabagal. Kaya nagiging sanhi upang mahirapan tayong kontrolin ang damo. Ang mga damo sa ilalim ng tuyong kondisyon ay maaaring may mga layer ng dumi o mga alikabok sa dahon na nagki-create ng physical barrier kaya hindi makapenetrate ang herbicide or hindi maabsorb ng dahon ang herbicide na ating ina-apply. Another factor affecting herbicide performance is the tank mixing and compatibility of herbicide. Ang paghahalo ng magkaibang herbicides ay nangangailangan ng pag-iingat dahil may mga herbicides na hindi compatible. Ang paghahalo ng magkaibang produkto sa isang tangke ng sprayer ay maaaring nakakabawas sa gastos dahil nababawasan ang labor cost at ang mga paggamit ng mga kagamitan sa pag-i-spray. May mga herbicides na tumutulong upang gumanda ang performance o magiging effective ang ibang herbicides kumpara sa paggamit nito na nag-iisa lang o sa magkahiwalay na application. Pero dapat nating tandaan na ang ibang mga herbicides ay physically and chemically incompatible at hindi maaaring ipaghalo. Ang paghahalo ng magkaibang produkto o herbicides na hindi compatible ay maaaring magdulot o magresulta ng problema sa application, mahinang pagkontrol ng damo, at pagkasira ng inyong mga pananim. Kaya dapat humingi muna tayo ng payo sa mga professional bago gawin ang pagmimix. O di kaya, tingnan at basahin natin palagi, i-check natin ang label kung ang isang specific product ay pwedeng ipaghalo. Tandaan na may mga produktong hindi pwedeng ipaghalo dahil nagkakaroon ito ng chemical reaction. Isang halimbawa nito ay ang 2,4-diamine at ang copper sulfate. Kapag ito'y pinaghalo mo, ay nagpo-produce ito ng parang makapal na gel, which is extremely insoluble. Okay, another factor affecting herbicide performance is the water quality for spraying herbicides or pesticides. Lahat ng mga herbicides or iba pang mga pesticides ay ina-apply natin sa ating mga pananim as a solution or suspension in water. Ang mahinang kalidad ng tubig ay nakakaapekto rin sa effectiveness ng isang herbicide or pesticide. Halimbawa, ang tubig na ginamit mo ay muddy water.
Ang paggamit ng malabong tubig o may kasamang putik ay nakakaapekto sa performance ng isang herbicide. Nagiging sanhi pa ito ng pagbara sa iyong nozzle. Kaya ang distribution ng droplets o ng vapor ay hindi pantay. Isa pang kalidad ng tubig ay ang pH. Ang acidity at ang alkalinity ng tubig ay nakaapekto rin sa rate of breakdown ng mga chemical sa tubig. Okay, another factor affecting herbicide performance is the application error. Ang maling application ay isa sa mga factors o mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng failure sa herbicide. Narito ang mga bagay na dapat nating i-assess sa ating mga sarili bakit tayo pumalpak sa ating pag-apply ng herbicide. Unang-una, hindi natin alam kung anong klaseng damo ang ating papatayin. Dahil hindi natin alam, mali rin ang binili nating herbicide. Hindi angkop sa damong papatayin. Ikalawa, maling dosage. Para makatipid, binawasan ang dosage. Kaya ang resulta, buhay pa rin ang damo. Ikatlo, hindi talaga natin tinamaan ang target weeds. Minsan, ang herbicide natin ginamit ay nahaharangan ng mga mayayabong na dahon ng ating mga pananim. Kaya instead na ang tamaan ay mga damo, tumama ito sa mga dahon ng ating mga tanim. Ikaapat, ang tubig na ginamit ay hindi maganda ang quality. Tubig ng mismong nasa basakan ang ginamit. Tubig na malabo, tubig na may putik. Ikalima, may problema sa equipment. Minsan, barado ang nozzle ng sprayer dahil sa hindi magandang quality ng tubig na ginamit. At minsan naman, hindi maganda ang pagatunaw ng mga powder na insecticides sa loob ng sprayer. And lastly, hindi napatubigan ang palayan after mag-spray ng herbicide 3 to 5 days. Another factor affecting herbicide performance is the weather condition or the environmental condition. Ano ba ang tamang oras ng pag-apply ng herbicide? Dapat mag-apply tayo ng herbicide early in the morning or late in the afternoon. Kapag nag-apply tayo ng pesticide or herbicide na sobrang init na, hindi na ito ma-absorb ng dahon dahil natutuyo agad ito pagkalapat sa dahon. At tandaan natin na ang stomata ng dahon ay nagsasara kapag sobrang init na. Under ng environmental condition ay ang presence of heavy dew. Kapag nag-apply tayo ng herbicide na may makapal na mga hamog sa dahon, useless lang po ang ating ina-apply. Dahil kapag bumagsak ang mga hamog, ay naisasama lamang ang herbicide na dumapo sa mga hamog. Kaya, apektado ang performance ng ating herbicide na ginamit. Isa pang dahilan kaya hindi umepekto ang herbicide natin ginamit ay ang biglang pag-ulan. Right after ng ating pag-spray, kapag biglang umulan, useless ang herbicide natin ginamit. Dahil nawawash out din lang ito ng ulan na bumagsak. Stress weeds. Gaya na naunang nabanggit kanina, ang mga damo na nakakaranas ng stress ay mas mahirap patayin o kontrolin kaysa sa mga damong malulusog at actively growing. Soil pH. Ang acidity at alkalinity ng lupa ay nakakaapekto rin sa performance ng herbicide. So yan po ang iba't ibang mga factors na nakakaapekto sa herbicide performance maliban sa herbicide resistance. So hanggang dyan po mga kaagri ang ating pag-aaral. Sana mayroon kayong kunting natutunan sa videong ito. Thank you for watching.